using this blending brush and this this shade sa aking eyeshadow palette. Yan ang ating gagamitin para sa ating transition shade. Ayan. So, blend lang natin siya sa ating eyelids. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, ayan, sinosobra ko siya dun sa aking eyelids. So, para mas mukha siyang mas malaki. So, yun yung goal natin kasi ang aking eyelid ko kasi guys ay masyadong maliit yung space niyan. So, ang gagawin kasi nating look kayo ay sa Arabian look. So, alam naman natin na mga Arab ay mas malalaki yung kanilang eyelids. So, yun, kanilang talupak. So, since tayo ay Asian, so yun yung technique natin gagawin. So ayan, nilalagyan ko pa ulit so para ma-intensify yung ating transition shade. So blend lang natin ang blend. So kumuha lang din ako ng malinis na blending brush para i-blend yung mga edges mo. So para maiwasan natin yung mga harsh lines. Ayan, so using this applicator guys, ayan, and using this shade, ayan, so darkest, lalagay lang din tayo dyan sa outer corner ng ating eyelids. So, as you guys can see, ayan, mas over ano ko siya, so nilalagay ko siya mas mataas dun sa aking eyelids pa rin. So parang nga mas makita na mas malaki yung ating eyelid. So yan yung technique guys. Ayan. So kumuha lang din ako ng small blending brush para i-blend yung mga edges guys. So, para maiwasan nga natin yung harsh line. So ayan, kung mapapansin nyo, using this shade, pinapasok ko siya. Ayan. Pinapasok ko siya sa ating eyelids. Sa inner corner ng ating eyelids. Ayan. So, nagki-create ako ng panibagong eyelids ko guys. So, ayan. Using blending brush. Ayan. So, i-blend natin yung mga edges niya. So, ayan. Parang maiwasan natin yung mga harsh line guys. Ayaw natin ng harsh line. Then, after nyan, using this black eyeshadow and small blending brush. Ayan, so, ilalagay natin siya doon pa rin sa outer corner ng ating eyelids. So, para mas ma-intensify na yung ating eyelids, guys. Sobrahan ko siya. Nakikita nyo yung eyelids natin. Ayun, maliit lang. Pero, ngayon, mas nagbumukha na siyang malaki. Dahil nga sa ating ginagawang ganyan na technique, guys. Ayan. So, pinapasok ko lang din siya sa inner corner ng ating talupa. So, usually kasi tayo, guys, ng Asia na, di ba, hooded nga tayo. So, wala talaga tayong mga talukap. So, ayan. So, magkikreate tayo ng panibagong talukap, guys. Mas mataas. Ayan. So, mas in-intensify ko pa. Naglagay pa ako ng black eyeshadow. Ayan. So, yan lang yung kinikreate natin ngayon. Nyo din maraming fallouts, pero don't worry guys, kasi mamaya lilinisin naman natin yan. So ayan, so kumuha lang din ako ng sorry guys, hindi ko na napakita po anong eyeshadow yan, pero yan din yung ginamit natin na shade doon sa ating transition
eyeshadow, guys. Yan lang din yun. So, using this also small blending brush, yan din yung ginamit ko. So, para maiwasan nga natin yung mga harsh lines. So, biniblend lang natin siya. So, guys, blending is the key, ha? So, ayan, para maiwasan natin yung mga harsh lines. Maglilinis na tayo using this makeup remover. Ayan. So, magka-cut crease lang tayo, guys. Ayan. So, usually, yung iba, ginagawa nila, pinapatungan na lang nila ng concealer yan. Pero ako, ayoko kasi parang mas magiging, wala lang. Mas gusto ko lang linisan. Pero yung iba kasi ginagawa talaga nila. Ayan. Pinapatungan nila ng concealer. Pero ako mas gusto kasi talaga mas marinis tingnan. Kasi mamaya may gagawin tayo dyan, guys. So abangan nyo yan. Ayan. Half cut, cut crease lang. So kalahati lang. Ayan. So ayan. So saka na tayo maglalagay ng concealer. Ayan. Ingat lang sa paglalagay, guys. So, mag-create na tayo ng another. Ayan, kung mapansin nyo, mas mataas na siya, diba, kaysa dun sa eyelid ko. Ayan lang yung eyelid natin. Ayan lang sa pinapatungan ng brush niya. Ayan, mas malaki. Mas mataas na siya. Mas malaki na yung ating eyelids. Ayan, so, sineset ko lang yan ng setting powder. So, kahit anong powder, guys, pwede nyo ilagay dyan. Kahit Johnson's, ayan, pwede nyo ilagay. Pero ako ginamit ko yung loose powder. So, bakit natin nilalagay ito? Siniset lang yan para hindi nga maiwasan nga natin mag-crease yung ating nilagay na concealer. Okay, so using this Forever 52 eyeshadow glitters to, guys. So, yan yung gagamitin natin para sa ating shadow look. Eyeliner tutorial, ayan, wing eyeliner, ayan, comment lang kayo, guys, sa baba. So using this foundation, guys, ayan, so yan ang gagamitin ko kasi full coverage naman siya. So yan yung gagamitin kong as concealer. Ayan, so make sure lang natin na nalinisan niya natin and bago siya natin lagyan ng concealer, guys. So yan, i-blend ko na lang siya using my sponge. Ayan. So after ko niyan, nilagyan ko din yan, guys, ng setting powder bago ko yan nilagyan ng yung eyeshadow na yan. So yung eyeshadow na yan, yan din yung ginamit natin dyan sa taas ng ating eyelids. Ayan, small blending brush lang. And then after, i-smudge lang natin siya downwards, guys. So, para mag-smoke effect lang siya. Ayan. I-blend lang natin siya downwards. Ayan, guys. So, naglagay na din ako ng eyeliner dyan, kung mapapansin nyo. And then, kinurl ko na rin yung aking lashes. And
And then at the same time, minascara ko na din yan after. And nagkabit na nga ako ng aking false eyelashes at the same time. Ayan, so naglagay lang din tayo ng highlighter sa ating brow bone. Ayan, para ma-highlight lang yung ating brown bone guys. Brow bone. Ayan, so ayan na yung ating finished look. Sana nagustuhan nyo guys. Ayan, so Arabian eye makeup look. Ayan, so ngayon pwede rin pala siya sa Asian eye, no? Kasi ako wala talaga akong may talukap ako pero napakaliit, kaya hindi yan. Pero ngayon trinay ko to dito na Arabian eye makeup, pwede rin naman pala siya. So ayan, so sana nagustuhan nyo guys. So comment lang kayo guys sa baba kung ano pa yung gusto nyong eye makeup yung gusto nyong gawin ko guys. Thanks for watching. Yeah. So ito siya. Kapag walang ilaw, sa labas lang ito guys. Ginawa ko. Thank you guys.